Mike Williams, isa sa mga player na pinag-uusapan maliban nga dito kay Justin Brownlee dahil na rin sa issue nga ng malaking bayad. Ngayon naman ay hindi pa nga ito bumabalik sa ating bansa at sa kanyang team na Talk and Text. Pwedeng may tira sa labas o merong ibang balak itong si Mike Williams at posible na meron niyang nag-offer sa kanya na ibang team sa ibang liga at mas maganda nga ang presyo ng kanilang inaalok dito kay Mike Williams kaya naman sinusubukan niya rin na pataasin ang kanyang presyo bilang isang player. Naiintindihan natin kung ganun nga ang ginagawa ni Mike Williams dahil ganoon naman talaga ang negosasyon sa pagitan ng mga teams at players. Hindi nga naglaro si Mike Williams para sa team ng Talk and Text sa East Asia Super League at tinalo ng Chiba Jets ang kanyang team na Talk and Text sa score na 93-75. Wala nga kasiguraduhan na babalik itong si Mike Williams at posible nga na magkatotoo ang mga usap-usapan na meron itong tira sa labas at may offer nga sa Japan B League kaya naman ganito ang kilos o galaw ngayon ni Mikey Williams. Pagkatapos nga ng pahinga ni Coach Tim Cone ay babalik na nga ito sa kanyang team na Ginebra. Nagawa ni Coach Tim Cone na basagin ang no gold medal ng Gilas sa loob ng 61 years sa Asian Games kaya naman ganun na lamang ang hinagpis ng China dahil wala na ngang mas tatamis pa sa panalo ng Gilas at hindi rin napalampas yung pagkakataon na talunin ng Gilas ang China sa kanilang home court mismo at sa pamamagitan ng mapait na paraan na kung saan nakalamang ng malaki ang China pero sa bandang huli ay nahabol sila ng Gilas at natalo nga nila ang team ng China. Kaya naman marami sa mga basketball fans ng China ngayon ang binabash rin ang kapalpakan ng kanilang team at ang naisipan na lamang ng Asian Games Committee para mapasaya ang kanilang fans na Chinese ay gumawa ng mga issue tungkol nga sa panalo ng Gilas team. Malaki naman ang chance ni Justin Brownlee na hindi nga ito maban dahil na rin sa galing sa gamot para sa kanyang kalusugan ang nakitang substance sa kanya kaya malaki ang posibilidad na minimum lang ang makuha nga niyang suspension at aabot nga lang sa buwan at hindi taon. Dedepensahan naman ni na Coach Tim Cone at ng Ginebra ang kanilang corona sa PBA Season 48 Commissioner's Cup at handa na nga rin itong si Coach Tim Cone kasama ang kanyang team na Ginebra. Pagkatapos ng kanilang pahinga na dapat lang para sa kanila dahil nga sa nakuha nila ang gold medal sa Asian Games. Scottie Thompson, Japheth Aguilar, Justin Brownlee ang kanyang mga players na naglaro para sa Gilas team at malaking katanungan ngayon kung si Justin Brownlee pa rin ba ang kanilang import dahil na rin sa hindi pa nga naibibigay ang final na result kung masususpend ba o hindi itong si Justin Brownlee. Nasa likod naman ni Justin Brownlee ang SBP, POC at maging ang mga players rin na umaasa nga na walang suspension na magaganap kay Justin Brownlee. Nakita rin natin na wala namang epekto sa pag-iisip nga ng isang tao ang nakita kay Justin Brownlee at analgesic nga ang isa sa purpose nito para magsilbing pain reliever o painkiller. Ang isa pa ay anti-inflammatory, ibig sabihin para hindi mamaga. Maliwanag na galing sa gamot ang substance na nakita nga dito kay Justin Brownlee at halata talaga na gawa-gawa na lamang ang inilalabas ng China. Galing nga si Justin Brownlee sa surgery para sa bone spurs at talagang kung hindi ka gagamit ng pain reliever o painkiller ay masakit nga ito lalong-lalo na at persado ulit ang katawan ni Justin Brownlee sa paglalaro ng basketball at meron pa rin siyang mararamdaman na sakit kung hindi nga ito gumamit ng pain reliever o painkiller at ulitin lang natin na halos kagagaling nga lang niya sa surgery at sumabak kaagad sa Asian Games. Malaki yung chance na bibigyan nga itong si Justin Brownlee ng minimum na suspension dahil na rin sa ang purpose nga ng pag-inom ni Justin Brownlee ng gamot ay para hindi nito maramdaman ang sakit sa kanyang katawan at hindi nga nagpapalakas sa performance ng isang player ang gamot na kanyang ininom o hindi performance enhancer. Kaya naman, malinis pa rin ang gold medal at pangalan nitong si Justin Brownlee. Yun nga lang ay hindi tayo sigurado kung bawal sa Asian Games ang pain reliever para sa mga players at dapat maglaro ang mga ito kahit na injured o masakit nga ang kanilang katawan. Nagpakitang Gilas itong si Terdy Ravena laban sa team ni Matthew Wright na Kyoto Hanaris at 28 points ang nagawa ni Terdy Ravena sa game na ito. Hindi nga biro yung 28 points na nagawa ni Terdy Ravena sa Japan B1 B League dahil na rin sa maraming mga imports ang naglalaro nga rin sa ligang ito. Naging maganda ang shooting ni Terdy at 57.1% ang kanyang accuracy at mataas ito para sa isang player kaya naman nakuha nila ang panalo at nakuha pa ni Terdy ang best player of the game. Kung ganito palagi ang nagagawa ni Terdy at nagpakita ito ng consistency ay tataas pa nga yung value niya bilang isang manlalaro ng basketball. Dito naman tayo sa isa pang local player natin para sa Gilas team na naglalaro nga rin sa Japan B1 B League at ito nga ay si AG Edu. Nagkaroon siya ng magandang laro kontra sa team ng Nagasaki Velka at 18 points, 8 rebounds, 1 steal at 1 block ang kanyang nagawa. Maganda ang naging simula ng Toyama Grouses kontra sa team ng Nagasaki Velka at marami ang nag-akala na mananalo nga sila laban sa isang malakas na team. Yun nga lang ay bumigay ang Toyama Grouses ni AG Edu sa 4th quarter at Nagasaki Velka naman ni Yudai Baba ang umatake at nagkaroon ng magandang opensa. Si Yudai Baba ang nagbigay ng malaking tulong sa Nagasaki Velka noong 4th quarter para sila nga ay makahabol at makalabas
lamang sa score. Maganda pa rin ang laro ni AJ Edu at yun nga lang, kailangan ng kanyang team na mapanatili ang kalamangan hanggang sa matapos ang fourth quarter kung gusto nilang manalo. Kay Soto pa rin ang inaabangan ng karamihan sa atin dahil na rin sa kitang-kita sa kanyang mga post na nagiging maganda ang kanyang preparasyon at nagiging maganda ang kondisyon ng kanyang katawan. Ibang klase nga rin ang impact ni Kay Soto at mas solid talaga yung mga block at dunk niya sa loob ng paint. Kaya naman Kay Soto pa rin ang isa sa gusto ng mga Filipino basketball fans na mapanood sa Japan B1 B-League.